Morning mga tropa. Time check. 8:25 na ng umaga. Nakapagpakain na tayo sa loft natin. Ito, gumawa na rin tayo ng grits na ipapakain natin mamaya. Dito yung kasama nating barata. Ayan, ang tropa nating barata. Milo, umuwi ka muna, Milo. Ayan ang kaibigan nating barata, ang alaga nating barata. Ito pa yung isa, este tropa. Ito pa yung isa, kumakain. Ang lakas kumain niyan. Kayang ubusin yung isang gatang niyan. Yun mga tropa, meron tayong pupuntahan ngayon. Maglolo, visit tayo kay Dreamers Pigeon TV. Ito yung kauna-unang vlog visit ng ating channel. Sana maging successful. Siyempre, unang-una natin pupuntahan yung mentor natin, yung nag-inspire sa atin para magkalapati ulit. Yun mga tropa, nandito na tayo kay Dreamers Pigeon TV, sa idol natin. Yan yung mga ibon niya. O kung nakasubaybay kayo kay Dreamers Pigeon TV, kilala nyo na yung mga ibon na yan. Yan si 150, si Boy Tapang. Ito yung tatay ng Batosay natin, mga tropa. Anak niyan si Batosay. Yan yung mga ibon niya. O, yung nagsasabi na marumi yung mga kulungan ng idol natin na si Dreamers Pigeon, yan o. Malinis yan. Biglaan lang to mga tropa. Nakikita nyo, malilinis yan. Tsaka kung yung time na nakita nyo, maraming dumi. Yung dito sa breeders niya, natural lang yon kasi mga breeders yan. Nandiyan lang yan sa mga pwesto nila. Kaya yung mga dumi nila, yung mga ipot nila, naiipon lang kung saan sila nakapwesto. O yan o, makikita ninyo. Malinis yan mga tropa. Ayan o. Ganyang kalinis ang kaibigan natin. O, kung ano ang nakikita nyo sa video niya, iyon din ang makikita nyo rito sa akin. Kung gaano kalinis yon. Ito yung pliers niya ng mga tropa. Ayan. Kasama tayo sa naghakot yan mga tropa. Pangit lang dati yan. Kabud lang siyang bakal na ano. Walang kapintura, walang kaporma-forma. O yan, DIY lang yan mga tropa. Ganyang katalentado yung kaibigan nating pastor. Ayan yung pliers niya. Ayan yung mga ibon niya. O, pasukin natin para makita natin yung buong loob. Yun o, kasyang-kasya tayo. Ang tangkad na natin pero kasyang-kasya pa tayo rito sa loob. Ayan yung mga ibon niya. O oh, yan, ito yung isa sa bago niyang ibon. Yan. MMFC. Yan. Ganda, kamukha ni Black. Mas maganda pa kay Black. Oh, ito yung ano, yung may mga may utang diyan. Oh, pwede dito magtago. Sabi nga ng idol natin, pag may mga naghahanap sa inyong Bombay o ano, yan, pwede kayo magtago rito, mag-look visit kayo rito. Dati may kahon dito, dati may box perch dyan. Inalis ng idol natin para lumuwag-luwag, maliwalas ng konti. O yan, ito yung ginawa niyang, pinalit niyang box perch na pwede na lang tambayan. Ayos, ang laki ng loob niya. Bart, tignan mo ito. Oo nga. Ito yung bago nating kalapate. Ayan, English long face tumbler. Ang ganda, par. Halimaw, oh. Ang ganda. Mga showbird na, par. Oo. Galing kay Garay PHTV, pinahiram sa atin. Ah, okay. Yun nga, mga tropa. Ito na yung idol natin na si Dreamers Pigeon TV. Interviewin natin, magbibigay tayo ng konting mga katanungan sa kanya para mas makilala pa natin siya ng gusto. Ito rin yung taong nag-inspire sa akin na magkalapate, magbalik kalapate, at saka mag-vlog na rin. Ito yung taong yun.
napakabuting tao nito. Isang alagad din ng Diyos yan. Ito, interviewin na natin siya. Par, Dreamers Pigeon TV, kailan ka nagsimulang magkalapate? Nag-start ako magkalapate nung grade 5 ako. Yun ay sa influensya ng aking magulang o yung tatay ko. Supportive dahil ano? Sa kanyang, ano, sa kanyang pagtatrabaho dun sa Maynila, maraming mga kalapate. At nai-engganyo siya sa dami ng kalapate. So ang sabi niya sa akin, tinanong niya ako minsan, sabi niya, gusto mo ba mag-alaga ng kalapate? Ay, opo, gusto ko mag-alaga ng kalapate. Kaya, yun. First time kong magkaroon ng kalapate, grade 5 ako. At nag-umpisa na yun, tuloy-tuloy na hanggang sa ngayon. Ayos. Sa magulang nagsimula, ano, napaka-supportive. Sino naman yung nag-inspire sa'yo na magkalapate? Ayun nga, yung magulang mo. So, nung nagkakalapate ka na, may mga napatunayan na ba yung kalapate mo, par? So, ang napatunayan ng kalapate natin, no, dahil newbie nga lang po tayo, una, si Kulit at si 150. Okay. So, kung mapapanood po ninyo sa channel ko, makikita nyo po doon yung ilang mga video natin na abangan kay 150 at kay Kulit. Yun. Oh, sa mga hindi pa nakakapanood ng mga video niya, para makita nyo yung team din ni Kulit. Ayan. Paliwanag ko ulit para yung ano. Sige, par. Yung sige lang, par. So, yung nangyari nga po na yun ay umabot naman ng last training ng ayos. South yung ating mga kalapate. Yun. Kung di po ako nagkakamali, San Narciso, Quezon po yun. At syempre, newbie po tayo nun. And then yung north natin, nung nakaraan din, ay nakapag-finisher din po tayo ng last training. So hanggang last training po, yung mga kalapate po natin. Dahil nga po, pagdating na ng derby, ay wala na po tayong budget para doon. So, sa ngayon, talagang sa unang pagsali natin sa race, ay nag-iipon tayo ng mga experience. At yun nga po, sa experience kong nga po na yun, nung mga nakaraang race, ay masasabi ko na pwede na akong sumaba sa susunod na derby race. Yun. O yan, mga idol, mga tropa, mga kalapatids, narinig natin yung ganda ng linyada ng kalapati ni Dreamers Pigeon TV. Mga tropa, ang Kulit line, meron din tayo niyan, tropa. Ang Kulit line ay nanay ni Batosay. Kung nanonood kayo sa nasusubaybayan niyo yung video natin, ang nanay ni Batosay, Kulit line din yun. Ayan. Par, Dreamers Pigeon TV, ano-ano yung mga linyada ng kalapati mo rito? Ayun nga po, ang mga linyada ng mga kalapati po natin dito sa ating Dreamer Slope. So ito po ang isa sa may linyada po natin kalapati. Ito po ay anak ng MacArthur Finisher or Tacloban Finisher. Yun. Yan. Tapos ito rin po ay anak ng ating Debrock Sales. Nabigay naman po sa atin ni Sir Norjun Pigeon TV, yung kanyang YouTube channel. And then meron din po tayong Vandenbroek na direct Luis Chu. And then meron tayong Beckerts at Merwi, o Van de Merwi, meron din po tayo niyan. Stitchelbout, meron din po tayo. Reiso, meron din po tayong linyada ng mga yan. And then kay Kulit line nga po, ito po ay may lahi ng Taiwan. So katulad po ni paring Ian, na kung saan ay may lahi po siya ng kay Kulit. At yun po ay nananalaytay ang linyada ng Taiwan. Oh, tsaka yung race sa stitch par. Yun, race sa stitch. Meron din tayo nun. Meron din ako dun. Yung may si Colson din po tayo. Luis Chu Colson. Si Batosay nga, dalawang linyada ang pumapasok kay Batosay. Ang Kulit line at race sa stitch. Yun, tama. Si Boy Tapang ay isang race sa stitch yun. Idol, Dreamers Pigeon TV, saan ka naman naglalarong club? Anong club ang mga sinasalian mo? So far ngayon, meron po tayong club ng CPFC and then Buff RC, yung mother club po natin. So sa ngayon po, ng race natin dito sa North Winter Race, ay wala po tayong
ay sinali dun, no? Dahil nga po, hindi prepare tayo sa winter. Dahil nga po, yung mga ibon po natin ay hindi po natin na-train nung mga nakaraan. At naglugon din po sila. So, inabutan po ng lugon mga kalapati natin. Kaya hindi po tayo makapag-entry nung time po na yon. Pero, so far, ito nga po, ang BAPRC at CPFC, dyan po tayo active. At ngayon nga pong South, dyan po tayo sasali. Surrounds me. If we hold ourselves together, we'll go far. Created a space. In my head it was empty, but I know that I want to be where you are. I was denied. I had spent those years, did not recognize the person that's inside. We have a purpose, but to take that lead. Yun nga mga tropa. Ito mga tropo, piniram na naman tayo ng breeder na kaibigan nating Dreamers Pigeon TV. Ito yung anak ng MacArthur, Tacloban finisher yung magulang ito. Papares natin siya kay Luis Chu. Alisin natin yung blubber doon, ito yung papares natin. Para solid na solid yung linyada. Ayos. Diba mga tropa, nandito na tayo sa loob natin. Yan na yung mga fighter natin. Ito na yung pinairam sa atin ni parang Nestor Nasito, Dreamers Pigeon TV. Ito yung paparis natin kay Luis Chu. So magpapakain muna tayo, tapos ihiwalay na natin yung kasama ni Luis Chu. Okay. Magana magana sila. So far, so good. So far, so good. Pati yung inumin nila, gustong gusto nila yon. So far, so good. Nice. Ayun nga, tropa. Shoutout muna tayo. Shoutout natin yung mga bayani nating OFW. Shoutout sa inyo. Shoutout kay Jodeline Serrano sa Hong Kong, from Hong Kong. Shoutout sa iyo. Kay Babylin Abagat from Hong Kong. Shoutout din sa iyo. Gina Kabiling from Riyadh. Shoutout sa iyo. At sa maganda kong pinsan kay Arlene Lampano, kay Ate Aleng, shoutout sa'yo. Lagi kayong mag-iingat dyan. Keep safe. Shoutout din sa dalawa kong kapatid, kay Potpot, kay Christopher at Carlo Lampano. Miss na namin kayo. Lagi kayong mag-iingat, alagaan nyo lagi yung sarili nyo. Shoutout sa inyo. Lagi lang kayong magpe-pray para lagi kayong nasa mabuting kalagayan. Shoutout din kay Kapi John TV. Shoutout sa'yo Kapi John TV. Sa Mabini Extension, shoutout sa mga kamag-anak ko dyan, kay Kuya Barn, kay Tita Susan, kila Nanay Marlene, kila Kuya Nick. Sa mga kamag-anak ko dyan, sa mga pinsang ko, sa mga tita ko, chewing ko, shoutout sa inyo. Kay Epoy Poy, shoutout sa'yo. Kay Jefferson and Raquel Joy, shoutout sa'yo. Tropa, salamat sa pagiging solid sa channel natin. Mag-iingat din kayo. Keep safe. God bless din sa inyo. Hanggang dito na lang yung video natin. Sana nagustuhan nyo.
maraming maraming salamat. Sana suportahan nyo kami sa LPL Pigeon Loaf, Lampano Pigeon Loaf. Subscribe, like, and share. Maraming maraming salamat po. Bye.